Hello guys, today is May 4. Nakapag-open na din tayo dito sa ating shop sa wakas. Meron nga tayong i-repair na TV, Sanyo, ang brand. Ang kulay guys may problema. So i-check natin guys yung RGB niya, baka merong naka-loose lang dyan. And then first muna gagawin natin guys ay mag-resolder. Kung hindi pa rin maayos sa resolder guys ay mag-troubleshoot tayo ng mga possible na cause kung bakit ganito ang ganyang kulay. Buksan lang natin guys. Linisan lang natin ng saglit guys dahil mali ka ba. Blower lang. Okay, ang first natin gagawin ay mag-resolder muna tayo and then testing natin kung hindi pa rin maayos yung kanyang color and mag-troubleshoot tayo guys. So mag-resolder lang ako guys kasi may mga nakikita akong mga loose dito, yung mga nakahang. Okay, mag-resolder lang ako. Hindi ko napapakita sa inyo dahil basic lang naman yun. A few moments later. Ayan na guys, nakapag-resolder na tayo. Mga transistor dito. Meron mga nakahang dyan. And then dito sa CRT board, madaming nakahang guys. RGB na transistor ay nakahang. Ayan, halos lahat nakahang. So itesting na natin guys. Tingnan natin kung okay na siya. Tingnan natin kung naayos na yung problema niya. 20 virus. Oh, ano may virus? Yan, check yung virus, yung bago na yan. So ayan guys, meron na siyang color at maayos na yung kanyang kulay. So sa mga baguhan guys na nag-aaral ng electronic technician, kapag ganun na problema guys ay mag-resolder lang kayo ng RGB transistor tulad nito kanina. So ganun ako mag-repair guys. Una, lahat ako ay resolder muna and then mag-testing and then kapag nag-okay na, so okay na. So yun lang ang problema niya. So kapag hindi naman nag-okay, just in case hindi naman nag-okay, doon na ako mag-troubleshoot guys. Like mag-check ng voltage check and then mag-tingin o maghanap ng mga trouble. So tingin ko guys, kulang yung kanyang brightness. So kailangan ba natin i-boost ang kanyang heater or what? So nakaset tayo sa AC voltage sa 10 volts lang kasi ang output lang ng heater ay 5 hanggang 6. Ito yung heater na galing sa flyback. Okay. So output niya 5 volts. And then dito sa resistor niya nagiging ano siya, nagda-drop siya ng 4.3. So i-try natin i-bypass 'yan, lagyan natin ng jumper and then testing natin ulit. Lagyan ko lang guys ng jumper. Ito na guys ang ating jumper. Ayan, binypass ko yung kanyang resistor para malakas pa rin, para direct na 5 volts yung pupunta na doon sa mismong heater dito. Okay, try natin guys. Ayan na guys, tapos na ang ating repair. Yung binus natin konti yung kanyang heater and then lumiwanag naman konti. Hindi ko na lalagyan siya ng kanyang coil dito, yung external na source. Ang ginawa ko na lang guys ay binypass ko tong resistor para diretso na 5 volts yung kanyang heater dito. So para sa akin guys ay okay na dito yung kanyang brightness, katamtaman na yon. Kasi ang reading naman na dito sa heater niya ay 5.1 mga ganyan. Ayan. So ayan guys, kapag medyo malabo ang inyong screen yung nire-repair nyo, pwede kayong maglagay ng coil dito o kaya ipaypass nyo itong resistor na ito para lumakas yung kanyang supply. Yan guys, kapag nakatulong ang ating video, don't forget to like and subscribe sa ating channel at pahit na din yung bell icon and then i-select yung all. Yan guys, para hindi nyo ma-miss kapag meron tayong bagong upload. Like and subscribe guys, maraming salamat sa panonood.